Hi guys, welcome to my channel. Ayun na nga, bago lumamig ang ating mga pagkain, simulan na natin ang mukbang na ito. Actually, hindi talaga ito mukbang, parang taste test lang or food review. Kasi di ba nauso ngayon yung K-meal or K-burger ng McDo. So, susubukan natin siya. Itatry natin yan, yung trending ngayon, kung masarap ba o hindi. So, umorder ako ng K-chicken burger. Ito yung parang Korean style. Ginawa nilang Korean style yung chicken burger nila. Tapos, ito is beef burger. So, hindi ko pa alam kung ano yung lasa niya, kung same lang ba dun sa regular na chicken burger nila and yung beef burger nila. Titikman natin, baka may mga special sauce yan, kaya tinawag nilang K-meal. And meron tayong fries, may bawat na dahil hindi na ako nakapagpigil. Syempre, mas masarap yan kapag mainit na mainit, tas toasted, diba? So, itatry natin yan. Ito, honey butter powder ang kanyang flavor kasi daw touch of Korean daw. And umorder ako ng strawberry banana sundae. Nandun siya ngayon sa ref. Mamaya na siya for dessert na lang siya kasi baka matunaw eh. Mamaya i-taste test din natin yun kung masarap. Bali, simulan na natin ang ating pagkain. First of all, syempre titignan muna natin yung anatomy ng burger nila. I-rate muna natin. So, sa presentation, yung pagdating sa amin, kasi pinadeliver namin ito sa Grab, hindi na kami lumabas kasi bawal lumabas. Kaya, eto. Okay naman yung packaging niya, tsaka malaki siya. Yan, eto yung hands ko, yung palm ko. Ayan, malaki naman siya, malaki siya. So, eto, minin-order ko siya a la carte. So, around ano siya, 160. Mga ganun ata. Kasi kapag meal siya, burger, tapos may kasamang medium fries and drinks, parang 220 siya. Kapag large meal naman is 255. Ang in-order ko is a la carte para wala nang hindi na doble-doble yung fries, hindi na doble-doble yung ano, yung float or yung drinks. So, eto is parang 160 and same dun sa burger. Di ko alam yung exact amount pero parang ganun kasi pina-order ko lang siya. May kasama na akong makulit dito sa kwarto. Nanghihingi na ng fries. Actually, in-order ako na siya ng BFF fries. Ayan, naubos niya na. Sobrang sarap, nanghihingi pa siya. Wait lang, anak ka. Bibigyan ka ni mami. Wait lang. Papakita muna natin yung laman nitong burger. Tignan natin. Di ko alam dito kung alin yung chicken burger sa beef burger eh. Open natin. Anatomy ng burger. Anong burger ito? Okay. Meron, ano siya, yung bun niya is color black. Tapos, meron siyang sauce. Siguro spicy to. Kasi yung kulay niya ma-orange na maribig. Ayan, open natin. Para makita natin. Oh, maraming gulay. May cheese. And chicken to, chicken. Ayan, chicken niya. Ayan. Habang nag-ML yung anak ko sa likod ko. So, ano natin? Tikman natin. Itikman ko siya. Manamis-namis yung sauce na yon. Alam niyo yung sauce sa mga rice cake, yung kulay orange? Ano nga bang tawag dun sa sauce nilang yon? Yung kulay red? Gochujang ba? O samjang? Gochujang ata, yung color red. Parang ganun yung lasa, tapos medyo spicy siya. Actually, medyo spicy. Ewan ko, mataas kasi tolerance ko sa spicy eh. Kaya, ewan ko lang sa iba. Tikman na natin! Dito tayo sa may malaking chicken. Thank you.
Okay, so masasabi ko, masarap siya. Yung spice niya, for me ha, kung 1 over 10, siguro mga 4 over 10. Kasi mataas ang tolerance ko eh sa spicy. Bali, for me, 4 over 10 lang siya. Pero meron talaga siyang anghang. Tapos manamis-namis yung sauce niya, yung orange. Tapos yung chicken, na-overpower kasi nung sauce yung chicken eh. Kaya parang hindi ko masyado malasahan yung chicken. Pero may malalasahan mo pa rin syempre kasi ang laki nung chicken eh. Pero dahil nga nag-overwhelm yung sauce nung burger, mas parang lasap mo yung sauce. Masarap, masarap naman siya. Tikman pa natin ng isang beses. Yung chicken niya, in fairness, medyo crispy pa siya. Yung part na walang sauce. Pero syempre, dun sa part na may sauce, sunny na siya. Pero okay naman, nalasa ako naman pala yung chicken. For me, Kay Chicken Burger Meal is 9 over 10. Approved! Nawala yung video ko dito sa ano. Dito sa K-Beef Burger, nag-rating-rating na ako. Nawala yung video ko. Ayan, ipakita ko na lang sa inyo ulit. Ayan, eto yung K-Beef Burger. So, malaki din siya kasi laki rin siya nitong K-Chicken Burger. Tapos, ang laman niya, meron din siyang gulay, yung beef, tapos meron siyang egg sa ilalim. May egg siya. Tapos, pansin ko, mas konti yung Korean sauce niya. Compare dito sa K-Chicken Burger. Natikman ko na siya kanina. Ayun, masasabi ko, parang typical na beef burger lang yung in-order natin. Pero syempre masarap kasi medyo makapal naman yung kanyang patty. Chunky naman yung beef niya. And yun nga, konti yung Korean sauce. Mas marami dito sa K-Chicken Burger. Kaya ang ratings ko dito ay 7 over 10. Siguro dahil kasi mas na-appreciate ko yung Korean sauce nito. Mas madami yung K-Chicken Burger. So, K-Beef Burger versus K-Chicken Burger, mas bet ko yung K-Chicken Burger. Kain tayo. May audience ako sa gilid. Masarap siya. Pero mas bet ko si K-Chicken Burger. Yan. Titikman din ni Jow to. Hati kasi kami. Habang titikman natin yung fries na honey butter. Tikman mo yung K-Beef Burger nila. Tapos i-rate mo siya. And i-compare mo siya dun sa regular na beef burger. Kamusta? Same patty lang naman din yung ginamit. Pero sa slump pinagkain na. Di ba parang typical ano lang? Pero tikman mo tong kasi favorite ni Joe yung chicken burger ng McDo. Sobrang pag umorder kami, yan lagi yung order niya. Sobrang favorite niya. Tikman niya to. Baka mas magustuhan niya to. Kasi for me, nagustuhan ko to eh. Ito ka muna. Diyan muna si beef burger. Tapos, habang tinitikman niya yung K-Chicken Burger, gagawin ko na to. Shake, shake, fry. Lagay na natin. Masarap siya, di ba? 1 to 10, ano siya? I-rate mo siya. Kasi ako, rating ko dyan 9 over 10 eh. 8 over 10. Dito sa K-Beef Burger, anong i-rate mo? Ako, 7 over 10. 6 lang. 6 over 10. Sakto lang. Mas masarap yung K-Chicken Burger, no? Tignan natin itong honey butter sauce. Actually, meron ito sila dati pa, di ba? Tinikman ko na ito dati kasi favorite ko yung mga flavor na butter, tsaka yung mga honey. Favorite ko yung mga gano'n. Kaya nung nagkaroon sila nito dati, order na ako nito dati. Alam ko na yung lasa nito.
kaya siya ginawa, isinama sa Korean side. Kasi parang ang team ng Korean na flavor is manamis na miss, di ba? Parang manamis na miss. Yan. Hindi na natin. Itong shake-shake fries, magkano to, Jow? Si Jow kasi nag-order sa Grabe. Yan ang mga sa kanila yung preso. So, time for K-Honey Butter French fries. Ila, ili ka tali, anak. Tikman natin to. Yay! Itarakimas! Ang price ng Shake Shake Fries Honey Butter ay 87 pesos. Ang size niya is large. Tapos yung cheesy burger, yung K-Beef Burger Fries, how much? K-Beef Burger is 160 pesos. Solo yun na a la carte. K-Chicken Burger is 160 pesos din. Strawberry banana sundae is 35 pesos. Tapos ng anak ko! Yay! Sarap talaga ng fries. Ilayo! Sabi mo, masarap? Sabi mo sa kanila kung masarap. Dali! Sabi mo sa kanila, masarap pa yung fries? Ay, magaling si Ila dito mag-ano eh. Mag-Korean. Dali, anak, parinig mo sa kanila yung annyeonghaseyo mo. Ay, sama. Annyeonghaseyo! Ayan, syempre. Dahil Japan-Japan ang peg natin, meron ako dito yung ginamit ko nung nakaraang vlog. Etong sesame dressing, favorite, tsaka itong, ano to, Jow? QP mayonnaise. Lalagyan natin yung ano, since kinapos-kapos ng Korean sauce itong ano, K-beef burger, tignan natin kung masarap. Open mo nga to, Jow. Tikman natin tong K-chicken burger na may QP. O diba, Korean-Japanese. Yung kaninang 9 over 10 ko, naging 1,000 million over 10. Tikma, ma. Mahilig sa maasim, hindi niya bet. Yung kanina niyang 8 over 10, naging 0 over 10. Tikman naman natin ito na may sesame dressing. Ay! Drip! Mami! Tapon, mami! Katapon, mami! Hindi ko bet. Tingnan. Nasira yung lasa ng chicken. Hindi siya bagay. Mas okay pa siya dito sa QP. Cannot be. Ah, nagustuhan mo? Amazing! Gusto ko to.
Magkaiba talaga tayo ng panlasa, no? Hindi ko siya nabet. Tikman naman natin to, itong kinapusa sauce na K-Beef Burger. Kinapusa Korean sauce. Kung ayaw niya maging Korean, gawin natin siyang Japanese. Ito ang magiging KJ Beef Burger. Korean-Japanese Beef Burger. Sarap talaga. Actually, masarap talaga ito eh. Favorite ko ito. Ito yung tikman. Gusto daw niya tikman kahit maasim. Ang tawag dito? KJ. Literal na KJ. Hindi mo talaga bet to, no? Baka di mo bet tong ano, QP, no? Taray naman natin siya sa sesame dressing. Grabe kasi tumatapon talaga ng bonggam-bongga to. I-ano lang natin. Banayad lang, banayad. Ayan. Nita nyo ba? Sumarap. Tikman mo, sumarap siya. Bagay, bagay itong sesame dressing dito sa Big Bird. Dun sa may. Juicy pa, no? Ranay ko yun. Nabubusog na ako, ah. Meron pa akong banana strawberry sundae. Sarap no? So, itong favorite mo sa may dressing. Ulamin mo ito mamaya. Ako, favorite ko, Cupid. Cupid the best. It's time for dessert! Ang kanilang banana strawberry sundae or strawberry banana sundae. Tikman natin. Ngayon ko pa lang ito matitikman. Hindi ko alam kung meron na sila dito dati. Parang may naaalala ko. Hindi ko lang sure kung Jollibee yun or McDo. Yung banana sundae din. Gustong gusto ko yun. Yung flavor na yun. Wala na siya ngayon eh. Mas malasa yun. Kasi yung syrup niya, banana din. Nakalimutan ko kung McDo or Jollibee yun. Tikman natin ulit. Yung pinaka-syrup niya, itong pink, strawberry. Tapos, yung eto, hindi ko malasahan yung ano, yung banana. Talaga, hindi ko talaga malasahan yung banana niya. Wala akong malasahang banana. Pero yung strawberry na syrup, nalalasahan ko naman. Pero, ano pa expect mo sa ice cream? Masarap. Wala talaga yung banana eh, yung banana flavor. Meron dati yung sundae na yun, naaalala ko yun, kasi gustong gusto ko yun. Comment nyo nga below kung ano yun, kung McDo ba yun or Jollibee. Basta banana rin siya. Siyempre, fries! Na isasawsaw sa sundae! Ang sarap. May ano pa, may hint pa ng honey butter. Bali, ang magiging ano nito. Ang flavor nito ay honey butter strawberry banana fries. Pansin niyo ba yung anak ko nasa likod ko lang? Hindi siya nakikiagaw ng ice cream ko. Tsaka ng fries. Kasi ang anak ko, hindi masyadong mahilig sa mga pagkain ganito. Hindi siya mahilig sa matamis, hindi siya mahilig sa... Actually, hindi siya mahilig sa pagkain. Pero pinipilit ko siya kumain ng rice. Yun, kumakain siya. Ang pinaka-favorite niya, spaghetti. McDo, Jollibee, o kaya lutong bahay. Gusto niya yan. Spaghetti. Lahat ng klase ng noodles.
spaghetti, pansit, pansit canton, laki ni pet niya yan. Pero yung mga ganito yung hindi niya pet. Tikman mo anak, masarap to ice cream. Kanina, nakarinig siya ng ano, may dumaang nagtitinda ng dirty ice cream. Sabi niya, Mami, gusto ko ice cream. Eh, alam ko naman, minsan, ano lang, naaliwalay siya sa yung kalembang nung ano. Kaya sabi ko na lang, sige, bibilang kita mamaya. Kaya naisip ko mag-vlog ng ganito. Anak, tikman mo to. Dali, ice cream. Diba hindi siya masaya? Kasi hindi naman siya mahilig dyan. One more? Yeah. Ah, yes. What color is this? Pink. Very good! Pakita mo sa kanila kumakain ka lang. Inom daw siya muna. Ayan yung anak ko, sobrang hilig niya sa tubig. Yan yung tumbler niya na yan. Parang 2 liters ata yan. Basta every time na gumalaw siya, inom siya ng tubig. Hindi talaga siya happy. Mm. Yummy! Sabi mo sa kanila, yummy! Ice cream! Ice cream! Sumupa, one more. Ice cream and half rice. Ice cream, half rice. 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 Siyempre, hindi ko patatawarin ang QP mayonnaise. Titikman natin siya with the fries. See, damihan natin, favorite. Mm. Sarap talaga. Sarap! Patikin natin kay Ilay. Nako! Ano nangyari na? Pakita mo sa kanila, kinakain mo. Nilagay niya yun. May nga gusto, ha? Ayan. Inom na naman ng tubig. Pansinin niyo yun na best siya iinom ng tubig, ma'am, sa buong vlog ko. Sarap pa yan, nak. Hindi niya bet. Sarap pa yan. Tainaman natin tong ano, sesame dressing. Wala na akong lagyanan. Dito na lang. Kunti lang naman eh. Katumulo. Lubat. Masarap siya. Parang, kaso nga lang yung honey butter na flavor, masyado na siyang overwhelming. Tapos overwhelming din yung sesame dressing. Parang nag-aagawan sila kung sino mas malakas sa kanila. Meron din sila nung ano, parang Japanese din na style na burger. Ang flavor is Ebi Burger and Teriyaki Chicken
sa pagkakaalala ko, tinikman ko rin yung dalawang yun. Ay, nagustuhan ko parehas yung AB Burger and yung Teriyaki Burger. Yung teriyaki burger, sobrang overwhelming yung sauce niya. Sobrang sarap. Bagay na bagay siya dun sa ano. Dun sa burger. Unlike yung chicken burger na K chicken burger. Ay, na K beef burger. Hindi ko masyadong ano. Sakto lang. Parang normal lang. Tapos, yung Ebi Burger, kahit allergic ako nung tinikman ko yun, may nag-iisang malaking shrimp sa gitna. Tapos, yung lasa niya, masarap din. Yummy din siya. Sana ibalik nila yung ano no, yung ganung flavor. Mm. Sana pagpunta ko sa Japan may ganun, yung McDo. Yung McDo doon. Baka miss. Kain ako doon. Ayan, at nabusog na naman po ako ngayong araw na ito dahil sa ginawa kong food taste test. grabe. Nakakabusog yung burger kahit parang tagkalahati lang yung kinain ko dun sa chicken tsaka sa beef. Tapos eto, konting scoop lang tsaka tong fries. Eto fries, syempre ubusin ko to. Pero tong ice cream hindi na. Ibibigay ko na lang to sa mga kasama ko sa bahay na sweet tooth. Ako kasi hindi ako sweet tooth. Kaya hindi ko siya mauubos. Ayan, tinikma ko lang talaga siya. Pero kung siguro yung banana sundae yung meron ngayon, yung available, yung mas malasa talaga yung pagka-banana niya. Mauubos ko siguro yan, pero ito hindi. Ang ratings ko pala dito sa banana strawberry sundae is 3 over 10. Hindi ko siya masyadong bet kasi hindi nga masyadong malasa. Pero all in all, yung chicken burger, nagustuhan ko yon. Ayan. So, thumbs up pa rin, McDo, para sa inyong K-Meal Burger. Medyo busy-busy lang ako ngayon dahil nag-aaral ako ng Nihongo, Japanese language training, para sa pagpunta ko sa Japan. Kaya, bira na lang ako makagawa talaga ng mga video. Kaya, eto, kapag may chance, kapag may iko-content, gagawa talaga ako. And, sana tuwing mag-upload ako, lagi niyong pananoorin. And, don't forget to like and please subscribe to my channel. Bye-bye!